Yes, it's me again, Daniel TV Vlog. Ngayon pa po ay meron tayong gagawin na upgrade ng mga parts. Sa parts naman tayo is meron tayong gagawin na upgrade ng parts kasi nga is ito din yung madalas na pinapalitan ng mga mahihilig dun mag-upgrade ng mga parts sa mga accessories. Is paano naman po pag walang available na parts? So, ito yung magandang tip na ibibigay ko sa inyo. Yung kakabitan natin ngayon is Yamaha Ezzy. Madalas kasi yung Yamaha Ezzy is wala mga available na parts. Meron din pero medyo mataas yung budget. Paano kung kukunti lang yung budget pero gusto mong bumili ng parts? Ito yung bibigay sa yung tip. So, bibili tayo ng ito, pang Mayo. Yan, pang Mayo po yan, Mayo. So, yung gagamitin kong liver, brake, tsaka clutch liver is ito. So, pang Mayo siya. Pero, hindi to dire-diretso may sasalpak dun sa Yamaha Ezzy kasi nga magkakaiba dito yung kanyang slot. Yung sa Mayo is patulis. Samantala naman yung sa Yamaha Ezzy is merong palubog. So, kapakita ko sa inyo yung gagawin ko, i-convert ko yung pang Mayo na lever para sa Yamaha Ezzy. So kaya kung bago pa lang po sa aking channel, please click the subscribe button at click your notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko. Libre lang po yan. So ito yung brake lever na putol ay parang pangit na kasing gamitin. So papalitan natin to. Yung gagamitin ko dito is pang Yamaha Mayo, yung sporty. Dito rin. So papalitan ko rin to. Yan. So ipapakita ko sa inyo paano gagamitin yung pang Mayo, kakonvert natin sa Yamaha Ezzy. Tatanggalin ko to. So ipapakita ko sa inyo paano gagawin yung pag-convert ng Mayo na hand lever para sa Yamaha Ezzy. Ayan. Yung sa Ezzy is may butas, yung sa Mayo is wala. Ito, patulis. Ayan, tapos anlayo ng kanyang diferensya. Samantala dito sa kanyang clutch is plug and play po yung clutch ng Mayo. So yung gagawin natin dito, para magamit natin, lagyan nyo ng guide. Ito, lagyan nyo ng guide dyan. Ayan. Ayan, tapos puputulin nyo itong matulis. Ayan, papita ko sa inyo. So para maging stable siya, lalagyan ko ng packing tape para hindi siya gagalaw. So lagyan natin ng marker dito. Para malalaman natin saan tayo magkakating. So, yan, meron na. So, pwede nyo nang tanggalin yung scotch tape. So tingnan nga natin kung magkapareho na ba. So ito yung pang Ezzy, tapos ito yung pang Mayo. Agay! Ang init! Nako, sakit! Yun, yun oh, pareho na oh. So yan, same shape na po yan. So yung kulang na lang dito is yung kanyang, ito, yung guide na butas. So lagyan din natin ito ng guide na butas. Ang init to! Yun, so ganun na yan. Dun sa guide sa kanyang push rod ng brick. So yung guide naman yung gagawin natin para dun sa kanyang push rod.
Yun. So, gayahan lang natin yan. So, meron ng guide. Tapos, palalakihan na natin. So, ito yung gagamitin ko. Yun, sakto lang. So, yun o. Ayan o. Yun. So, yan yung kanyang guide. Diba? So, meron na tayong pang mayo na kinonvert para sa Yamaha Ezzy. So, ikabit natin. So, ito na yun o. Yan o. So, magkapareho na sila ng shape o. Mayo Ezzy. So ayan, wala nang problema sa budget kasi nabili ko lang to ng 250 pesos. So kung hahanapan kayo ni misis nyo ng budget, nasan yung budget? Ba't lang? So ito, makakatipid kayo nito. Kasi pang Mio lang, tapos kakonvert nyo lang yung butas, gagaya nyo lang yung pang Ezzy. So sa halagang 200 pesos, meron na kayong magandang brake lever. Yan. So ikabit natin. Ito yung mga DIY lang talaga to ginagamit. Pero makakapili kayo ng magandang design na pang Mio, tapos kakabit nyo lang sa Ezzy. So pareha lang naman yun. Ang importante doon is na i-convert nyo lang ng maayos. Ay, hindi na ako marunong magbalik ah. So yan lang. So yan oh. So, yun na. Meron na tayong Mio convert sa Ezzy na hand lever brake. Ayos na. So, dito naman sa clutch, wala na tayong babaguhin kasi yung dito sa Mio is same lang sila. Is plug and play lang siya. So, wala nang babaguhin dito. Diretso na to kabit. So dito wala na, diretso kabit lang to. Diyan, pagtanggal. Siyempre, dahil cable lang siya, so madali na siyang ibalik. So dito sa clutch naman wala nang problema to, so plug and play lang siya. Ayan. So pasok nyo lang. Tapos ibabalik ulit. So ganun lang. Wala na siyang conversion kasi plug and play lang siya. Yung sa brake lang talaga yung kailangan nyo i-convert. Sa clutch wala, dire-diretso lang. So yun na. Okay na yung ating clutch. So ayun na yung ating brake. Tapos yung clutch natin. It's my life.